Matapos ang paghahanda ng simbahan noong Adbyento sa pagdating ni Jesus at pagkalipas ng pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang, sinisimulan muli ang karaniwang panahon. Muli nating sinasamahan ang Panginoon sa kanyang pampublikong ministeryo nang may panibagong lakas upang makamit ang kabanalan sa pang-araw-araw nating buhay habang hinihintay ang pagparito ng kaharian ng Diyos. Sa Ebanghelyo, ngayong ikalawang linggo ng karaniwang panahon, itinuro ni San Juan Bautista si Jesus bilang kordero ng Diyos. Sa umpisang bahagi ng panahon, pagkatapos ng Kapaskuhan, nagsisimulang ipakilala ang Panginoon bilang Mesiyas, ang hinihintay na tagapagligtas. Sa tagpo sa mabuting balita, habang nagdaraan ang Panginoong Jesus sa adniwan sa dalawa niyang alagad, narito ang kordero ng Diyos, hudyat na dumating na nga ang Mesiyas. Dahil dito, pinagsikapan ni na Andres at Juan, sumunod-sunod sa guro upang tanungin ito, "Rabay, saan po kayo nakatira?" At isinama sila ng Panginoon sa kanyang tirahan. Walang binanggit kung ano ang nangyari sa loob ng tinutuluyan ni Jesus, ni kung ano ang pinag-usapan o kung sila'y pinakain ng Panginoon. Subalit, isang bagay ang tiyak. Sila'y nabahaginan ng liwanag, nabuksan ang kanilang kalooban, at natanto na si Jesus ang Kristo. Kaya't ipinamalita agad ni Andres sa kanyang kapatid na si Simon Pedro ang mga kaganapan at natuklasan. Sa unang pagbasa, tinawag din ng Panginoon si Samuel. Apat na beses itong bumangon. Ngunit sa unay, inakalang si Eli ang saserdote ang tumatawag sa kanya. Kaya bilin ni Eli na itugon niya sa boses, "Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig ang inyong lingkod." At gayon na nga ang pagtawag kay Samuel, hanggang ito'y lumaki bilang dakilang propeta ng kanyang bayang Israel. Sa muling pagsisimula ng taon, nagpapakilala sa atin ang Panginoon. Dalawang pahayag ng pagtawag at pagtugon ang ating namalas sa mga pagbasa ngayong linggo. Inaanyayahan tayo katulad ni na Propeta Samuel, Andres, Juan at Simon Pedro na makinig at sumunod. Sa ating pagkikinig, natutuntun natin ang kalooban ng Diyos sa pagtalima natin sa Kanya. Sumasa atin ang kagandahang loob ng Panginoon. Sapagkat sa ating tugon sa hamon o paanyaya ng Diyos, nakasalalay ang ating kabanalan. Noong kami nagpahayag ng kagustuhan sa pagpapari, saad ng pari sa amin, ang buhay ay isang hamon na nangangailangan ng tugon, at rito nakasalalay ang ating kaligayahan ng ating kabanalan. Dito nakasaad ang ating kinabukasan. Ngayong kasisimulang taon, matamunawa natin ang pag-unlad sa buhay espiritual. Samantalang inaantabayanan natin ang muling pagbabalik ni Jesucristo. Nagpapakilala sa atin ng Panginoon sa maraming pagkakataon at iba't ibang pamamaraan sa mga pangyayari sa ating buhay. Huwag nawa tayong maging manhid sa kanyang boses at pagpaparamdam. Sa pangkaraniwang buhay, sa pang-araw-araw na karanasan, gumagawa ang Diyos ng paraan upang makipagtalastasan sa atin. Kumakatok ang Panginoon
upang magpakilala at makipag-ugnayan sa atin. Nawa, ngayong bagong taon, maging malalim ang ating pagkikipag-ugnayan sa Poon upang mamalayan natin ang presensya niya sa ating piling. Ngayong 2024, sariwain natin ang ating personal na pagkikitungo sa Panginoon, lalo na sa panalangin. Ngayon pa lamang simula ng ating paglalakbay sa 34 na linggo ng karaniwang panahon ng Iglesia. Magkaroon nawa tayo ng saloobin upang lubos nating makilala ang Panginoon at maibahagi sa ating mga mahal sa buhay at kaibigan ang mabuting balita mula sa nag-uumapaw nating puso sa pasasalamat at pananampalataya kay Jesus. God bless you.